Ang ating problema sa puso, marami pong pasyente ang nagkakaroon dito. Hindi po pinipili ha ng problema sa puso ang sakit. Marami na tayong nakikita mga pasyente. Yung pinakabata po na pasyente ko na nakunan ko ng ECG, nagkakaroon na ng pagbabara sa kanyang puso ay 16 years old. Pasyente ko sa Pangasinan. Ang pasyenteng ito, nung una wala siyang nararamdaman, tapos biglang nagkaroon ng sobrang paninikip sa dibdib, no? At madaling mapagod ang pasyente. Kahit bata po yan, pwede po magkaroon ng problema sa puso. Maraming klase ang problema sa puso, pero ang pinakamadalas na nangyayari, yung pagbabara ng ugat sa puso. Ang ating pong puso ay isang muscle, no? It has muscles or laman. At ang muscles na yan, upang ito ay mag-pump, upang ito ay magtrabaho, kailangang may supply ng dugo. At yung ating dugo, siyang nagdadala ng mga sustansya, lalong-lalo na ng oxygen at ng sugar or glucose para magkaroon ng energy habang nagpa-pump ang puso. Ang ating ugat ay nakabalot sa ating puso, ano? Nababalot ng maraming ugat yung ating muscles sa puso. Kapag ito nagbara dahil doon sa mga kinakain nating mga mamantika, mga prito-prito, no? Mga ginisa, mga karne, lalo na red meat, alam natin na ang saturated fat, pwedeng dumikit doon sa pader ng ating mga ugat. Siya ring dahilan kung bakit kumikipot o sumisikip ang daluyan ng ating dugo. At kapag yan, sumikip at saka naging malapot yung ating dugo at hindi na makadaan o makadaloy ang ating dugo, nagkukulang ng oxygen ang muscles ng ating heart. At ito yung sanhi kung bakit tayo ay nagkakaroon ng paninikip sa dibdib. Ang pagbabara ng ugat sa puso, para mo na rin tinalian ng lastiko yung inyong daliri. Ano, kapag hindi mo yan binuksan, namamatay yung dulo ng ating daliri, di po ba? So, ganun din po ang ating puso. Kapag hindi nagbukas yung ugat na yan sa ating puso, pwedeng magbulok yung mga laman ng ating heart, the muscles of the heart or the myocardium, no? So, nagkakaroon ng heart attack. Pangatlong dahilan, bakit tayo nagkakaroon ng pagbabara sa ating mga puso, no? Ang ating ugat, nababalot po yan ng laman or smooth muscle. Kapag ikaw galit, kapag ikaw pagod or sobrang nag-aaburido, under stress lagi, ano? Ang laman na yan na nakabalot or nakapulupot sa ating ugat ay humihigpit or we call it vasoconstriction. Lumiliit tuloy yung daluyan ng dugo. So, isa yan na dahilan. Barado na nga ng kolesterol, malapot pa yung ating dugo, tapos hihigpit pa yung laman na nakabalot sa ating ugat. Natural, no? Magkakaroon tayo ng heart attack. Emergency po yan. Kapag ikaw may paninikip sa dibdib, emergency yan kapag hindi nagbukas ang ugat. So, ano ang remedyo ngayon? Meron po tayong CMD, our cell mineral drops, 100% natural na minerals, at napakataas ng magnesium content. Alam ba ninyo na ang magnesium na mineral nakaka-relax ng laman, nakaka-relax ng muscle. So kapag ikaw naglagay tatlong patak ng ating CMD sa ilalim ng dila, 10 seconds lang po na absorb yan ng ating mga ugat, 10 seconds na iikot sa ating katawan, nakakarating dun sa ating puso. And since magnesium is a muscle relaxant, nagre-relax po, yan ang unang action niya. Nagre-relax yung muscle na nakabalot o nakapulupot sa ating ugat, kaya within 15 to 30 seconds mararamdaman nyo nagkakaroon ng pagkaginhawa, no? Nawawala yung pamimigat sa dibdib kasi nga po nagbubukas yung ugat, nakakadaloy na naman ang dugo at oxygen and yung sugar, glucose, may energy na naman yung inyong mga puso. And you can save your life or your loved one's life. Alam ba ninyo, pwede nyong isalba ang inyong sarili o yung inyong mga kapamilya pamamagitan lamang ng paglagay ng tatlong patak sa ilalim ng dila kapag may inaatake sa puso. Okay? Hindi lamang po yan ang epekto. So, pangalawa po, it is a natural anticoagulant. Ibig sabihin, kapag malapot ang inyong mga dugo, uminom ka ng 20 drops 2 times a day, nakakalabnaw po siya ng dugo. Maraming mga pasyente binibigyan ng aspirin, no? Ang alam kong aspirin ginagamit po sa sakit ng ulo at sa lagnat. Ang ginagamit ng doktor kapag ikaw pinainom ng aspirin ay para lang palabnawin ang inyong dugo.
So, kapag ikaw nag-aspirin, lumalabnaw. Pero hindi namin nasasabi na ang side effect ng aspirin, pwede niyang butasin ang inyong mga bituka, pwede rin niyang sirain ang inyong mga kidneys. O bakit ka iinom ng aspirin, na pampalabnaw pala ng dugo, kung meron namang CMD na may magnesium, no, na nakakalabnaw. It's a natural anticoagulant. Hindi po tutunaw yung ating dugo kung walang mineral na magnesium. Hindi po matatanggal ang blood clots, ha, sa ating dugo kung walang mineral na magnesium. Kung gusto po ninyong patunayan ito, mag-eksperimento po kayo. Kumuha kayo ng namuong dugo ng manok o kaya ng baboy, no? Ilagay nyo sa inyong palad. Patakan po ninyo yung namuo or blood clot. Patakan nyo ng isang patak lamang po ng purong CMD. Obserbahan po ninyo. Unti-unting matutunaw yung ating blood clot. Ibig sabihin, tinutunaw niya yung fibrin, yung nagkukos ng clot sa dugo para ito ay lumabnaw. So, napakagandang napakagandang remedyo yung mga malalapot ang dugo. Nagawan na po ng tests, nagawan na po ng experiments ito at napatunayan na ang CMD natin ay nakakalabnaw po ng dugo. Maraming umiinom ng Coumadin, ng warfarin, no? Nakakalabnaw ng dugo daw. Pero bakit mo iinumin ang isang tableta na posibleng makakasira ng iyong atay, ng iyong kidney? Kung meron naman tayong natural na paraan kung paano palabnawin yung ating dugo. Kung masustansya lang po yung ating mga kinakain araw-araw, kung masustansya o mayaman lang siya sa mineral na magnesium, hindi po natin kailangan talaga ang mga tabletas na ito para lang magpalabnaw o magpagaling ng ating mga puso. Ano? So, doon po sa mga may mga problema sa puso, isa pang problema, no, ng puso natin, yung cardiomyopathy. Sakit po ito na hindi maintindihan ng mga doktor, hindi ma-i-explain na ang muscles ng ating puso bigla-bigla na lang pong humihina at marami po mga medyo bata-bata pa. Ilan na po yung aking mga batchmates na mga doktor, may mga anak na namatay, na atake sa puso or namatay nung inautopsy, natagpuan na cardiomyopathy ang kanyang sanhe. Malaking chance, ano po, pinag-aralan ko po ito. Malaking chance dahil nga po nangangailangan ng energy yung heart. Kapag hindi na i-transform ang sugar into energy, nagkukulang ng energy yung puso, no, yung muscles ng heart. Doon humihina ng humihina. Ang ating CMD, napakalaking tulong po doon sa mga may cardiomyopathy or pati rin po yung tawag dito, mitral valve prolapse, MVP. No, laman din po ang valves ng ating puso. Ilang pasyente na po ang nakasubok nito na sabi ooperahan daw, papalitan daw ang kanilang mga mitral valves sa kanilang mga puso. Pero pamamagitan po ng 20 drops twice a day. Naobserbahan nung inulit ang 2D echo, gumanda ang performance ng mitral valves. Bakit? Kasi nga ang ating valves ay laman din yan, muscles. Kapag binigyan mo siya ng hustong magnesium, now you can transform sugar into energy. Ang mga muscles na ito hindi manghihina. Katulad din po ninyo na kayo na gumagamit ng CMD na dati-dati nanghihina. Pero nung nagsi-CMD, bakit kaya ang lakas-lakas? Kasi may energy na po kayo. Nagta-transform na kayo ng sugar, nagiging energy. Kaya ang mga muscles nyo ang lalakas. Okay, ganun din po sa ating puso. So, dun sa mga may problema sa puso, lumalaki ang kanila mga puso, irregular ang kanila mga heartbeat. Warning po ha, dun sa mga may pagkabog, ang daming mga pasyenteng ganyan. Nagtatanong, bakit kaya doktora? Hindi naman ako ninenervyos, pero ang feeling ko, sabi nila, aking dibdib parang kabayo kung tumatakbo. Sobra-sobra daw yung pagkabog. Malaking chance, matakaw tayo sa kape. Alam po ba natin na ang caffeine, nakastimulate po ng ating puso. Pinapagod po iba ang kabog ng ating puso kapag mataas sa caffeine content. Lahat po ng kape, kahit decaffeinated, may caffeine yan. Ang decaffeinated, sabi nila, decaf, nabawasan lang po ng caffeine yan. Hindi kasi taas ng caffeine content ng regular coffee. Pero may caffeine pa rin yan. Kaya nakaka-irregular ng kabog sa puso. Napakarami ko pong mga pasyente na kapag dumating sa opisina at nai-ECG, nagkakaroon ng PVCs o yung premature ventricular contractions. Irregular po na pump or arrhythmia. Hindi regular, hindi normal na pag-pump ng ating heart. Kapag yan nag 20 drops, meron akong isang pasyente, kinunan ko ng ECG ngayon. Hala, dire-diretso ang dami-daming PVCs. Binigyan ko po ng 10 drops ng CMD sa basong tubig ngayon. After 15 minutes, isa pang 10 drops. Pagkaraan ng extra na 15 minutes,
minutes, inulit ko po yung kanyang ECG. Gulat po ako kasi nawala kahit isang PVC or premature ventricular contraction natanggal. Alam po natin na ang ating puso may kuryente. Kahit sabihin mo, kahit hindi mo siya utusan na kumabog, kumakabog po siyang mag-isa. Ang kuryente po natin, exchanges of positive and negative electric charges. Ano? Ang nagbibigay po niyan, mga electrolytes or mga minerals. Kaya kung hindi balanse ang inyong mga kinakain at iniinom na tubig araw-araw sa mga minerals or ions, yung mga may positive and negative electric charges, nagkakaroon ng imbalance. At yung imbalance na yan, pwedeng hindi normal ang takbo ng kuryente. Hindi lang sa ating buong katawan, sa puso mismo. Ano po? Doon mismo sa nerve ng ating heart, kung sinong naguutos na mag-pump yung ating heart. Kaya po, pag binigyan mo yan ng CMD, pinainom mo at least 10 to 20 drops ng CMD twice a day at inulit ang ECG, tanggalin ang kape, tanggalin ang soft drinks, napapansin ng mga pasyente, nagno-normal ang kanilang mga puso. So please, sa ating mga pasyente, kapag kayo po ay may sakit sa puso, huwag po uminom ng kape. Ay nako, ang daming mga pasyente, pabalik-balik sa akin, paulit-ulit ang ECG, meron at meron pa rin arrhythmia or irregular na heartbeat. Unang tanong sa kanila kung nagkakape, ang sagot, opo, 3 tasa maghapon. Nako, promise, kapag kayo po may sakit sa puso at hindi ninyo itinigil ang kape, nako, hindi po gagaling ang inyong mga irregular na heartbeats, no? Hindi gagaling ang inyong mga puso. At kung irregular ang heartbeat, pwede pong ma-stimulate yung spasm ng ating mga arteries. Pwede magbara yung mga ugat sa inyong mga puso. Ang blood demand ng oxygen sa inyong mga puso tataas. Kumakipot na yung inyong mga ugat sa puso. Ha? Ano mangyayari? Pwede kayong maatake sa puso. Okay? Kaya nga po ako po, green tea yung pinapainom ko sa aking mga pasyente. It has minimal, very minimal, halos wala. Kasi ang katawan po natin, kailangan din po niya ng konting-konting amount ng caffeine. Nakaka-stimulate sa ating brain, nakaka-boost ng ating immune system. Pero kasi ang ating mga kape, kahit decaffeinated, mataas pa rin ang caffeine content. So kung kayo po gustong uminom, humigop ng mainit sa madaling araw o kaya sa umaga, wag ho kape ang inyong hanapin, no? Mag-green tea po kayo. At alam naman natin, kung kayo po mag-surf sa internet, ang benefits po ng ating green tea, it's a very strong antioxidant, anti-cancer po siya. Nagkakaroon ng fat burning ability, no? Kaya po, pilit kong ipinapainom. Meron po akong supplier, meron po akong pinapainom sa aking mga pasyente, sabay ng ating CMD at Cell Bio Food sa mga pasyente para ma-burn ang kanilang fats, no? At ma-stimulate yung normal function ng kanilang katawan. Sa mga may problema sa puso, pwede po ang up to 20 drops ng ating CMD twice a day at yung ating CBF na kahit 10 tablets 2 times a day, no? Iwasan po natin doon sa mga inaatake sa puso o may high blood, bawal yung apat ang paa na kainin. Ano po yun? Yung ating mga karne na baboy, baka, anything na saturated fat, animal meat yan, ha? Yung fish and chicken, it's okay. White meat siya. At kailangan kumain ng maraming prutas, maraming gulay upang mas healthy po yung ating katawan. And of course, ina-encourage ko po sa mga pasyente na may sakit sa puso, ha? Yung kanilang exercise, kailangan may exercise program yan. Kasi kapag ang isang tao hindi gumalaw, ay nakutamad ang kanilang mga puso, no? Kapag yan nagalit, kapag yan umakyat diretso sa hagdanan, nabibigla yung kanilang mga puso. Kaya, ay nako, madaling mapagod, masikip ang dibdib, no? At ina-attack. So, kasi nga po, hindi sanay. Pero kung ikaw sanay, naglalakad ng regular, no? Nagja-jogging, nako, sanay na sanay yung heart na mag-pump. So, kahit biglain mo yan, kahit yan nagulat, kahit yan na problema, hindi yan magkakaroon ng heart attack kasi sanay sa exercise. Okay? So, uminom po tayo kapag may sakit sa puso, pwede ang 20 drops sa umaga, 20 drops sa gabi, at CBF na 10 tablets twice a day. At isabay muna sa kahit anumang mga tabletas na binigay ng inyong mga doktor para sa puso at high blood. Huwag munang ititigil ang mga yan. Magagalit ang inyong mga doktor. Huwag po kayo mag-alala na isabay ang inyong mga tabletas sa CBF at CMD kasi walang drug-to-drug interaction. Bakit po? Hindi naman drug ang CMD. Dati naman pong may minerals ang inyong mga katawan. Yung inyong iniinom na tubig, dapat nga po may minerals yan. Okay? Nandyan lang ang ating CMD at CBF para supplement tuhan, dagdagan kung ano yung pagkukulang sa inyong mga kinakain para po gumaling yung problema nyo sa puso at problema nyo sa high blood. Okay?